Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Agosto. 5,000 members daw, ages 130 are in PhilHealth database. Sa madaling salita, sa ano daw ng ano, sa listahan daw ng PhilHealth, may 5,000. Ha? May 5,000 na 130 years old. Siguro puro vegan to mga ito. Ang bira, isipin mo 130 years old, nakalista pa. Ay, ibig sabihin baka tumatanggap pa. 5,000 members yan, ha? Isipin mo kunwari tumanggap lang ng, sabihin na lang natin sumanggap ng 10,000. Oops. 10,000 times 5,000. O sige nga, calculator na naman tayo. Baka magkamali tayo, mali ni Robredo tayo. 10,000. O, kunwari lang, nakakatanggap yung 5,000 members. 50 million lang naman pala, kayo naman. 50 million na naman pala. Abay, pambihira pala talaga itong PhilHealth. Ibang level. Kasi sabi ko nga sa inyo minsan yung galawan nila, yun yung galawang unti-unti, konti dito sa computer, konti sa software, kung saan makakakuha, konti dito sa mga 5,000 members na 130 years old, o konti siguro, meron pa yung mga yan, mga training, o meron pa mga ganito, alam mo yon, konti-konti yan, sabi mo na 50-50 million yan, ang laki na yan. Ay grabe naman po, oo. Guinness record na tayo niyan. 130 years old, oo nga. Kasi naalala ko sa Japan yung pinakamatanda eh. Napanood ko din yun eh. Eh ngayon, okay? Baka naman sabihin ninyo, eh anong kinalaman niyo yung Tibet dyan? Oh, may mga ganyang dilawan, yung mga... Anong kinalaman niyo yung Tibet dyan? Oh, ito yun, ito. Sige. Ito na ngayon si Ontiveros. Okay, punta tayo kay Ontiveros. Oh. Pasok, Madam Ontiveros. Okay. Dahil dyan, sasagutin natin ang mga katanungan. Ano ba at saan ba nagsimula itong kay Ontiveros at PhilHealth? Okay? Basa. Ay, 1.76 billion? Ano naman ito? Basahin natin para sa inyo. Balita ng Manila Standard. Okay? Ontiveros dared to return 1.76 billion in PhilHealth bonus. Okay? The National Association of Lawyers, oh ito, challenge senatorial bet. Ito yung kumakandidato si Ontiveros noong 2016. Okay, 2013 ay nilagay siya ni Pinoy sa PhilHealth. Okay? 2014 to 2016 nagkaroon ng katiwalian. Nagkaroon ng katiwalian sa Wait lang. Check natin. Para sigurado. Ito kasi yung sagot niya eh. Bigay din natin yung side ni Ontiveros. Baka naman sabihin ninyo, tinutulonges natin to si Ontiveros eh. Sabihin din, Wait lang. Huwag kayong mainit masyado. Oh. Ito pala. Sorry. Na-appoint si Ontiveros 2014. To 2015. Okay? Ulitin natin. Linawin natin, ha? 2014 to 2015, na-appoint si Ontiveros. Siya mismo nagsabi. The bonus in question was 2013. Sa madaling salita, nagkaroon ng katiwalian noong 2013, pero naging board member ata si Ontiveros. Ayon na rin sa kanya, ay 2014 to 2015. Ang sagot niya, it is an impossible feature unless I know how to time travel. Hehehe. Ang madaling salita, ang dahilan niya, 2013 naman yung katiwalian, 2014 ako na na-appoint. So wala akong kinalaman dyan. But remember, bored na siya noong 2014 and 15. So ang sinasabi ngayon nitong mga National Association of Lawyers, dahil ikaw ay kumakandidato,
spearhead mo, pangunahan mo ang pagsoli ng 1.761 billion in an authorized bonus granted to officers and employees of PhilHealth in 2013. Oy, so sa madaling salita, sinasabi ngayon ha, sinasabi ngayon itong NALJP. Okay? Kung kandidato ka naman ng 2016 senatorial eh, kung talagang tapat ka at naging board member ka, pangunahan mo yung natulongges nung 2013. 2014 eh, ngayon kasi parang kinakausap nila yun eh. Rewind natin to ha, 2016 to. Kinakausap nila si Ontiveros eh. Sabi nila, kailan ba ito lumabas itong news na to? O 2016, sinasabi nila, o ikaw Ontiveros, since gusto mong ano eh, gusto mong kumandidatong senator eh, patunayan mo ha, na ikaw ay karapat dapat na senador. O, at isoli nyo yung 1.761 billion. Pangunahan mo. Yan ang istorya ng PhilHealth. As a board member, sabi nila, Ms. Ontiveros should have known of the conflict with Presidential Decree 1597. But it has never been reported that she has exerted any effort, wala siyang ginawang effort, for the return of illegal bonus. Nobody knows if she had even opposed the unauthorized bonus. Unauthorized yun, bakit? According to the Section 6 of Presidential Decree 1597, PhilHealth had claimed that the bonus, but the Commission on Audit said, ito yun, resolution were not submitted to the Office of the President. Kailangan, bago ka daw magbigay ng bonus sa PhilHealth, kailangan magkakaroon kayo ng resolution. At yun ay ibibigay nyo sa Pangulo at a-approbahan ng Pangulo according to Section 6 of Presidential Decree 1597. So sa madaling salita, nagmukhang tanga to si Pinoy. Ha? Ito, malinaw. Ano, mukhang tanga. Ha? May lumabas na bonus na wala siyang kaalam-alam. Oh. Ano pa? Eh kung sabi, ang sinasabi ngayon itong mga lawyer nito, asosasyon ng mga lawyer, wala man lang effort silang nakikita noong naupo si Ontiveros. Alam niya na palang may corruption noong 2013. Eh bakit hindi man lang niya pinangunahan ng pagsoli? Oh, yung illegal bonus na yon. Dapat pinangunahan nila. Oh. Tandaan ninyo ha, okay? Ulitin ko. Yung korupsyon sa PhilHealth ay hindi naman ngayong panahon lang ito. Panahon pa lang noon may korupsyon na. Naupo si Ontiveros doon, walang ginawa. Yun ang point ng mga abogado na ito. Ngayon, hindi dapat siya nagagalit kung tinatanong siya ng taong bayan kung ano. Ang sagot lang niya, eh, noon pa yan eh. Dapat nag-time travel na lang ako. Oh. Ayun pa yan eh. Kahit na ho eh, ganito ho nangyari ah, hunwari lang. Halimbawa lang, halimbawa, baliktarin natin ng istorya. Okay? Kunwari, si Mocha. Oh. Sa OWA may corruption, kunwari lang. Kunwari lang ah, kunwari. Oh. Tapos merong nangyari nung bago siya maupo, isang taon. Eh tapos ikaw yung nasa board. Eh ngayon wala po siya sa board ah, hindi naman po. Iba po ang nagdi-decision dyan, si admin ho, hindi ho siya. Pero sabihin mo na, kasama ka sa nagdi-decision. At nakita mong may corruption, hindi ka umimik. Ha? Bakit? Ang sagot mo, noon pa yan eh. Noon yan eh. Wala naman akong kinalaman dyan eh. Yun na nga yung sinasabi ko eh. Yan ang problema sa gobyerno. Lagi na lang tayong walang pakialam eh. O eh, sila eh, ayaw mo sila magnakaw. Bakit tumahimik? Bakit hindi nagsalita? Bakit hindi tumulong para isole? Yan ang tanong ng taong bayan. Kay ano? So ito wala tong fake news ha. Baka sabihin mo na naman nung Ontiveros, fake news to. Kasi pagka PhilHealth, ang sagot mo lang lagi, fake news, fake news, fake news. Ang tanong ko sa'yo, ganito. Naupo ka dyan. Yes, same question sa'yo na tinanong nitong mga abogado na ito. Anong karapatan mo maging senador kung ito, wala kang effort na ibinigay para isole? Yeah, according sa kanila, hindi sa akin to ha. Eh, according ko dito, sabi, as a board member, Ms. Ontiveros should have known the conflict
but it has never been reported that she has exerted any effort for the return of the illegal bonus. So wag tayong magpalusot na wala tayong alam noon pa yan nangyari. Kung may kapangyarihan kang baguhin at ayusin ang korupsyon, dapat inayos mo na. Bakit? Eh, nagtumakbok ang senador eh. Yun sinasabi ng mga lawyer. Tumakbok ang... Tatakbok ang... Kasi tatakbok pa lang siya doon. 2016. Tatakbok ang senador eh. Patunayan mo na ikaw ay tapat. Isoli, ipasoli yung pangunahan mo. Anong ginawa niya? Fake news yan eh. Fake news. Ganun na lang kagad eh. Fake news. Oh. Joan Onyo, 610 yen. Kaya nga, same thing. Okay? Same thing. Hindi ako papayag sa magiging palusot ng bagong PhilHealth chairman ngayon kung sino man yun. At sasabihin niya, matagal na nangyayari ang corruption. Hindi ako papayag. Ako, hindi ako papayag doon. Ikaw na ang boss ngayon eh. Ikaw na ang head. You should have done something. Kung may nakita kang, wag lang yung basta tuturo-turo. Bago pa ako bupo dito, meron na yan eh. Walang ganunan. Sana kung alam mong may ganyan na pala at wala kang gagawin, eh hindi mo na lang tinanggap. Kaya nga sabi ko nga dito eh, patas tayo dito kahit pa-appointin ni Presidente yan. Ako, ha? Pag na-discover talaga na talagang nakita na sobrang laki ng, oh, kahit nga may corruption lang dyan at walang ginawa itong bagong nakaupo na ito. Ah, medyo mali sa akin yan. Babanatan kita, pasensya ka na kahit retired general ka. Kasi wala kang ginawa. Eh, may kapangyarihan ka. So the same thing yan kay Ontiveros, hindi siya lusot dun sa mga aligasyon. Kasi ganito yan eh. Ah, napaka-hipokrito mo. Isipin mo ha, napaka-hipokrito mo para sabihin na, oh, sige, imbestigahan natin yung korupsyon. Yan sa PhilHealth. Oh, imbestigahan natin yan. Eh, na mo pala, doon nandyan ka, wala kang ginawa, tapos gayon, imbestigahan natin yung korupsyon. Wala kang karapatan. Ipokrito ka. Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Sana nga eh, sa akin, sana kung wala ka dyan, oh, sige, patawarin pa natin, pwede. Wala ka naman eh. Ngayon, hihirit ka na, ay may corruption dito, may corruption dyan. Oh, ah, may corruption, kailangan imbestigahan yan. Oh, ano, sinong corrupt? Tapos ituturo mo lang si Pangulong Duterte, may problema sa Pangulo. Eh, ina mo pala, tagal mo nang nandyan, may mga corruption na noon, wala kang ginawa, tapos gayon, Duterte lang ang gagawin, sasabihin mo. Eh, di ba, kalokohan, no? Ganyan ang mga dilawan. Kaya ako naiinis. O meron pang isang madaldal dyan. O ngayon may dumadaldal na naman dyan na keso yung sa PhilHealth. Corruption. Namumuno din siya. Kala mo banal-banalan tong hinayupak na ito. O pero ano? Kuya, wala kang moral descendancy. Mali, ascendancy pala. Ay hindi, di ko alam. Wala kang moral authority. Ayun. Hindi na naman eh, English kasi. Ha? Wala kang moral authority. Ha? Na mag-imbestiga diyan sa PhilHealth. Bakit? Eh yung corruption mo nga eh, convicted ka eh. Kung hindi ka lang nilakad no isa pang walang kokote eh. At pinaglaban ka nung walang kokote na yon. Na mag-umupo yung senador, dapat di ka makakaupo dyan eh. Bakit? Convicted ka eh. Research nyo dyan ha. The Ombudsman Order Senator dismiss from service on Monday, November 14 after finding him liable of misuse of pork barrel. Ha? Kaya napunta yung pork barrel na yon. Oh, yun na yon. Sabihin, wala din kaya wala din siyang karapatan na magdadaldal ng, oy, huwag niyong inaanan si Bong Revilla, nakalusot siya sa kaso niya. Tinuro niya yung chief of staff. Kawawa naman yung chief of staff, ano? Ayun na nga, so ito na nga, paano yung problema na yan, no? Di ba malupit na problema yan, oh. So ito nga ang sinasabi natin, anong kinaugnayan ni PhilHealth
at ni Ontiveros. Eto naman, tingnan nyo naman ito ha. Oh. Ayan, Ontiveros sadyang bobo o hindi marunong magbasa. Bakit? Pinatikos ni Senator Risa Ontiveros si OWA Deputy Administrator Moco Uson dahil sa pagpapakalat umano niya ng maling impormasyon tungkol sa senadora na may kinalaman sa PhilHealth. Ang sabi niya, mag-focus ka sa trabaho mo sa OWA imbis na magpakalat ng fake news. Kailangan ng tulong ng OFW pero nagawa akong pang magkalat ng chismis sa issue na pinapabulaanan na ng COWA at PhilHealth mismo. Nakalimutan mong 4 years na kayong nakaupo sa gitna ng pandemya, chismis pang inuuna. Madam Ontiveros, una sa lahat, ha? Bibigyan kita ng pointers. Number 1. Bago ka magsalita, matuto kang magbasa at mag-research. Bakit ho? My God. I okay. Eh, baka sabihin ninyo, sandali ah, sandali lang. Ito yung original post ni Moca. Ayan, oh. Ano po ba masasabi nyo sa post ni Sir Ermin Garcia Jr. na dapat mag-explain si Senator Risa Ontiveros? Posted admin ain. Ang linaw-linaw na, ha? Ang linaw-linaw na, ang nag-post ay si admin ain. Dapat na mag-explain. Ito pa ang post niya. Dapat nang mag-explain si Senator Risa Ontiveros bilang former EXCO member ng PhilHealth. Ha? Walang sinasabi, tandaan niyo, walang sinasabi, okay? Na si Ontiveros ay magnanakaw, walang sinasabing ganoon. Ang sinasabi lang, dapat mag-explain. Nagtatanong, ano pong masasabi niyo sa post ni Senator Ermin Garcia? Tinatanong. Nino, una-una tinatanong lang siya, bakit hindi na lang niya sinagot kung wala talaga siyang kinalaman? Bakit ang dami niya pang palusot, ang dami niya pang sinasabi? Kesa na sagutin yung tanong, binira niya si Moca. Oh, pangalawa, ang nagtanong is si Admin Ain. Bakit binira niya si Moca? Bakit di na lang niya sagutin? Yun ang tanong ko eh, bakit hindi na lang siya mas sumagot? Mahirap bang sumagot, madam? Ganun ba kahirap i-explain? Kung talagang wala kang ginawa at walang korupsyon na nangyari dyan nung panahon mo, ba't di mo na lang sinagot? Sasabihin mo, sinagot na yun ng pila, sinagot na yun ano. Sandali, may karapatan ang bawat Pilipinong tanungin kayong mga opisyal. Kung kayo makabanat sa Pangulo, gusto nyo explain sa inyo? Gusto ninyong ano? Bakit kayo? Tinatanong kayo ng katiwalian nitong si Ermin Garcia. Tinatanong din kayo ng admin ain. Bakit di nyo sagutin? Tanong niya na, tanong. Ang linaw-linaw. Wala naman sinabing, oy, magnanakaw ka. Walang sinabing ganun. Ang tanong, ulitin ko ha. Ewan ko kung hindi mo maintindihan to. Pero lahat na nakikinig kayo, naintindihan eh. Ano po masasabi nyo sa post ni Sir Ermin Garcia na dapat mag-explain si Senator Risa Ontiveros? Anong masasabi? Sige nga! Sige nga! Sige nga! O, share-share tayo ha. Paabutin natin ng 5,000 to para umabot kay Ontiveros ha. O. Isa pa. O, bakit hindi man lang yan ni-research? Ito na nga o, ang laki-laki na nga disclaimer ha, dun sa about page. O, ulitin natin ha. Who is Moca Uson? Nakalagay yan sa page. Nakalagay sa page ni Moca. This page is managed by a group of bloggers who support the Duterte administration bringing real change to the Philippines. Ang linaw-linaw na hindi si Moca, group of bloggers na ang may handle na Moca Uson Vlog. Pangalawa, ay pangatlo, okay? May sarili ng personal page si Moca. Bakit hindi nyo magawang mag-research? Ang tatangan nyo naman dyan sa opisina ni Ontiveros? Ngayon, it's either, sabi ko nga eh, it's either sadyang bobo yung mga tao dyan sa loob ng opisina mo, Ontiveros, ha? Dahil hindi kayo marunong mag-research, o hindi lang talaga kayo marunong magbasa, o baka naman yung pangatlo, eh gusto nyo lang ng ibang issue para maiba yung issue ng PhilHealth at hindi ikaw ang sumagot dun sa problema nyo noon. Tandaan ninyo ha, this is not about, oh, corruption ngayon. Hindi. Kung may corruption ngayon, may corruption din noon. Bakit may corruption noon? Kaya nga,
Ulitin ko, bakit kayo nagkakaroon ng Senate hearing? Dahil bang gusto nyo lang ikundina yung tao? Hindi. Wala naman kayo magagawa doon sa tao eh. Doon siya nakaupo ngayon. Ang public pressure, yes. Okay? Pero kung gusto nyo matanggal siya, makasuhan siya, ombudsman yan. Wala sa jurisdiction ng Senate yan. Anong jurisdiction ng Senate? Para magkaroon kayo ng batas na magsasaayos ng ahensya. Kaya nga Senate, ano yun? Inquiry yan, Senate. In aid of legislation. Sa Tagalog eh, nagkakaroon tayo ng hearing para magkaroon tayo ng batas na makakatulong dito sa anuman dinidiscuss natin. Halimbawa, PhilHealth, anong magandang batas para mawala ang korupsyon dito sa PhilHealth? Yan ang dahilan kung ba't kayo nag-hearing. O, di ba? So, sa madaling salita, yan o ay way, way back pa. Problema na yan noong nakaraang administrasyon. Kaya nga ngayon pinag-uusapan ngayon para maayos nyo na yung sistemang meron sa loob ng PhilHealth. Bakit? Kahit sino umupong presidente, nalulusutan. Ewan ko na lang ngayon kung talaga makakalusot to o mayayari ito kay presidente. Ganun lang kasimple yun. Napakasimple lang, Madam Ontiveros. Bakit parang nililiis mo yung usapan? Hindi ko maintindihan eh. Sabi ko nga, tandaan ninyo.